Evening tuob. Ayan. Nagsuob ako ngayon. And habang nagsusuob ako, nagiinom ako, naminom ako dito sa loob din. Ako naminom ng ano, ng honey na may ano, limaw. So, ayan. Lem ba? Parang lem. Tapos, ayan. Mamaya na ako lalabas pag wala na talagang init. So, kanina pa ako dito. Kailangan ko nang gumaling. Kailangan ko nang gumaling na mabilis. Kasi nakapagod ang ano. Pagkatapos ko nag-live kagabi, buong gabi, buong, hanggang umaga ako, ano, yung ubo ko hanggang umaga, tapos kanina umaga nagising ako na sa mamag alas 6:30. Pagkatapos nun, naglinis ng konti, nagluto. Pagkatapos ko nagluto, nabinadalian ko talaga. Si Arin umiyak, oy. Umiyak siya kasi natakot siya sa nasiyan tagal ko dito sa loob. Nag-worry din sa Arin. Tapos yun. Mama, kanina umaga, alas 6:30 na ako nagising, nagluto. Pagkatapos ko nagluto, binilisan ko yung pagkaluto. Pagkatapos, umiyakit ako dito sa loob, sa kwarto. Tapos nagtuob ako ulit. Bisaya tuob, kung sa Tagalog, soob, diba? So, ayan. Pagkatapos nun, gininaw ako pagkatapos kong pagsuob, gininaw ako, nag-ano ako ng kumot, grabe, sobrang ginaw. Tapos, naging okay lang ako saglit, tapos bumalik na naman yung ubo ko. Hindi ko na alam, sabi ko sa sabi ko kung ano lang talaga, may bukas lang talaga na ano ngayon na clinic talagang pupunta ako. Or pupunta ako sa hospital na malaki ba? Pero ngayon wala kasing open kasi Sabado ngayon. Pag Sabado walang open dito. Kaya bukas. Sana kung hindi man pa man ako maging okay, bukas talagang pupunta kami. Ipapacheck up yung ano, magpapa-ultrasound ako ulit kasi sa kakaubo ko naninigas yung tiyan ko. Yung bata sa loob parang palagi na lang siyang tumitigas. Ano ko talaga siya, naramdaman ko siya ba? Siyempre, alam ko kasi ako palagi akong ubo na ubo eh. Nahihirapan din yung bata sa loob. Kaya sabi ko talaga sa asawa ko, nagyaya na ako. Tinanong na ako ng asawa ko. Nga kung pupunta ba ako ng ano ng... Tapos yung una niyaya ako ng asawa ko na gusto mo pumunta sa ano, sa ospital, sabi niya. Sabi ko maya-maya na kasi pahinga muna ako kasi kakatuob ko lang eh. Hinga muna ako saglit. Bigyan niyo muna ako ng mga ilang minuto na kahit makatulog lang na kahit na konti. Tapos yun. Mga ano ako. Tapos, di ba rin ako okay? Grabe talaga. So, bukas ulit po. Good night po sa inyong lahat. Good night, good night. God bless everyone. Good night, sweet dreams. And guys, prepare na ako ng lulutuin natin. Ayan. Okra, patatas, at saka beans. Ang ko kung anong tawag sa atin sa Pilipinas sa dito kasi is beans din tawag nila sa kanila dito. So, luto na yung aking bawang. Nag-brown na siya. Kailangan ko na siya lagyan ng turmeric. Tapos iuna muna natin yung patatas kasi medyo matigas siya eh. Ayan na. Yung isang paraso hindi ko nanano. Okay na to. Sakto na kasi ito eh. Ayan na.
Hapale bola. Aro. Aro roti ka niho. Hapale bola da. Mama tarpare paka-paka. Hugasan ko na ito siya bago ko sa hiniwa-hiwa. Hugasan ko na muna talaga siya muna bago ko hiwain. Mama! Diyos! Gusto niya rin itong tinapay na yan ito, parang brown ba? Gusto niya at may peanut. Luan. Diyan, lalabas. Nakadalawa na siya. Nakadalawa na siya kain ng tinapay tapos naka-three times siya mag-thank you. Mamaya ulit po. Ayan na siya. Lagyan ko na ng asin. So, hayaan na lang muna natin siya. Ayan. Ito naman yung munggo ko, ayan. Ayan, luto na to. So, kailangan ko na naman siyang dikdikin, tapos lagyan ng tubig, tapos pakuluan ulit. Tapos gumawa ng ano na yan, lagyan ng garlic at saka sili. Yung style nila dito. Ang lapot ng daloy. Ayan o. Oh. Ang lapot ng munggo. Ako gusto ko talaga yung ako yung nagluluto. Kasi parang ano ba. Kahiligan ko rin talaga yung magluto. Ano na sa, talaga sa lutuan, ako mahilig talaga, kumasan talaga ako. Pero yung magsisilbi, pagsisilbihan mo yung ano, eh, yun talaga yung hindi ko ano, gusto. Lagyan ko na siya ng tubig. Para maisalang na natin ulit. Tapos mamaya, magprito ako ng garlic at saka dalawang pirasong sili. Ito yung ginagawa. Dito ko lang siya gagamitin. Napapakita ko na naman sa inyo, no? Kung paano ako gumawa ng ano niya. Ano lang ito, pag lulutuin mo ito siya, pag ano mo sa cooker, lagyan mo muna ng mantika at saka turmeric at asin. Thank you.
Pagkatapos, naging ganito na kanina, yung wala siyang tubig, di ba? Digdikin mo siya. Pag lumambot na siya, digdikin mo siya. Diyan, ano ni? Digdikin mo siya, tapos ano, ganito na. Pagluto na, lagyan mo na ng tubig. Isa lang mo ulit. At ako, ilalagyan ko muna pala ng, ano, ng garlic. Ay, ng garlic, ng ginger. Yan. Tapos, isasalang na natin siya ulit. Napaka-hassle, no? Ang daming ano. Ang daming chichibote ng pagluluto niya. Ng munggo. Kung sa atin, dire-diretso na eh. Dito sa kanila, ang dami ano. So, ayan na. Hayaan na natin sila. Hayaan na natin siya na kumulo. Tapos, gagawa na ako ng dalawang anong garlic. Tapos, dalawang pirasong sili. Tapos, ito naman yung gulay. Hindi ko na siya lalagyan ng pangpangang nila. Lagyan ko na lang siya ng silo. Para maiba naman palagi na lang. Ano, kahit gulay, palaging gulay curry pa din talaga. So, mamaya ulit po.